Hey guys, what's up? It's Megan Gico and you're watching Celebrity Houseworthy Show featuring ang nag-iisang Miss Iza Calzado. Ito na nga kanyang bahay at mula ito sa website na www.reallivingphilippines at ito ang nakita natin na grabe ang kanyang, parang it's a condo unit. So may kita naman natin, so nasa building ang kanyang bahay. So unit type siya and syempre kasama na niya ang kanyang hobby, ang kanyang husband, dahil syempre nagpakasal na nga ang actress, ang kapamilya actress, na grabe din ang kanyang show with Jody Santa Maria. Congratulations to the cast of Ikaw, ang tawag doon yung show niya. So sobra talaga ng trending yun, even Netflix. So kudos to the whole cast of that series, na talagang grabe din ang impact din ng show na yon. At syempre ayan na nga ang kanyang bahay, sobrang linis, very tawag dito. Syempre we all know that Iza Calzado, syempre talagang grabe din ang kanyang ganda, napaka-diyosa. Tapos may kita mo na dito pala siya nag-i-stay, and dito parang it's an access for us sa kanyang mga tagahanga o taga-suporta na makita ang kanyang bahay at kung saan siya tumutuloy, syempre kasama ang kanyang butihing mister. At syempre yun ang kanyang CR na syempre meticuloso. Ayan, may pagka mirror finish din ang kanyang mga cabinet sa ilalim, makita natin. At syempre may mga tanawin dyan na kapag gabi maganda dahil may mga lights dyan and everything, diba, sa Manila. And ayan ang kanyang, syempre nag-i-invest sa mga artista, sa kanilang mga damit, sa kanilang wardrobe, sa kanilang mga sapatos, kaya they have a lot. Talagang sobrang dami ang collection. Siyempre, every guesting, every show, every taping lalo na ngayon, lock-in. Congratulations din kay Iza Calzado dahil nga, siyempre, isa siya sa mga cast ng remake ng Darna, siyempre, starring Jane De Leon. Congratulations dahil isa siya, parang ang mangyayari na ng kwento, parang siya yung nasa mundo ng mga, parang yun, yung nasa sa Darna, nandun siya sa mundo, tapos parang pupunta siya sa Earth para ibigay ang bato. I don't know kung anong magiging takbo, pero meron din siyang costume na pang Darna din. So abangan na lang natin. Dahil isa rin siya, trivia lang to guys, nung nasa GMA 7 pa lang siya, talagang siya dapat ang siyang unang in-offer bilang maging Darna sa GMA 7 taong 2005. Pero dahil nga syempre hindi pa siya confident sa kanyang katawan dahil medyo chubby-chubby and may pagka-fats din talaga kasi ang katawan before ni Iza Calzado, kaya hindi ito tinanggap, tinurn down ito. At si Angel Oxin ang napili ng network bilang gumanap bilang isang Darna at naging successful ito. At isa siya at ito ang nag-rate sa history ng GMA shows. Congratulations. 57, 58 yung ratings. At ayan ang kanyang husband, ayan. So grabe, 'di ba? Ayan. So ang gandang pagmasdan ng ang mga bahay para nagkakaroon tayo ng access, 'di ba? Parang wow, 'di ba? Ayan. So 'yun yung mga workout routine, makita naman natin sa water Instagram ni Iza Calzado, na talagang todo workout din talaga. As ang actress, and talagang she maintained her body well, talagang inaalaga niya sarili niya, and nakita naman natin na talagang very nourish ang kanyang skin, alam mo yung blooming, tapos kahit na nag-age na rin ang actress, talagang hindi na rin naman natin nakikita, napapansin, dahil syempre alagang-alaga niya yung kanyang katawan, dahil ayun, diba, talagang puhunan talaga ng mga artista ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga mukha, and syempre, diba, kailangan nila maintain yung para magkaroon sila ng mga projects, movies, endorsements, and mga partnerships sa kanilang mga Instagram account. And ayan na nga talaga yung todo workout din ng actress, dahil nga syempre sasabak na rin siya sa mga fighting scenes ng Darna. Syempre sa Kapamilya Network ito ipapalabas or i-remake. So we'll never know, di ba? Syempre alam naman natin na very successful ang Darna ni Angel Oxin at Marlon Rivera sa GMA Network. Pero syempre first time ito ng Kapamilya na gumawa ng isang fantaserye na we all know na talagang marunong talagang gumawa o nagpo-pull off. Talagang napo-pull off talaga ng GMA 7. Pero syempre let's see kung ano magagawa. At syempre, Chito Ronyo ang magdidirect nito. Diba? So,
We are all excited kung ano magiging outcome o magiging show, magiging takbo ng Darza TV series ni Jane De Leon. At syempre, hindi si Isa Calzado dahil dream company din na nilang gumanap din. Syempre, di ba natin yung pang mag-iwena. So, let's wait na lang. Napaka talagang may mga ibang artista din na talagang nakaka-motive na mo-motivate din si Isa Calzado. Siyempre, during quarantine talaga, yun yung mga ginagawa ng mga artista. And siyempre, bilang isang normal na tao, parang mapapaano ka talaga, lalo na kung fan ka ng certain artist. Talagang, wow, gawin ko nga ito para magsisilbi siyang parang influence or role model for you to work out also and to maintain your body as well. Ayan nga, diba? So, ayan. So, wow. So, parang, so it's a condo unit. So, eventually, syempre parang mas okay bilang artista, lalo na syempre sa networks, kuwari sa kapamilya siya, sa JB7, para mas malapit na lang. Unlike kapag nasa, diba, Quezon City or nasa subdivision ka pa, parang malayo siguro kung magta-taping ka or magsishow ka sa ABS-CBN, ganun. So, siguro, easy access din yan. Meron pa akong alam na nasa condo din is yung si Iya Villania. So, makita din natin. So, syempre, yung work nila is public affairs and of course, si Drew Arellano. And that's it guys. Thank you for watching. Isa Calzado's Celebrity House Edition. Dito lang sa akin channel, Jico Manangan TV. Don't forget to like and subscribe.